Magandang araw mga mga tamayin ka. Ayon po ito yung katutan from section 3 CRI-A1-11. At ipipresent ko po itong paint analysis para sa final laboratory exercises and examination for partial fulfillment of the requirement in forensic chemistry and toxicology. So bago tayo magsimula, dito muna tayo sa lesson objectives. So define paint and differentiate physical and chemical features of paint. So proceed po tayo sa ating next slide. So, the nature's purposes and types of paint. So, paint is found on the surface of many things. So, alam naman natin yan. So, yan ang mga nakikita natin sa bawat bagay. At syempre, usually ginagamit ang paint upang maprotektahan ng isang bagay sa pagkasira. Halimbawa na lang sa mga bakal para hindi ito mabilis kalawangin. At syempre, para na din gumanda sa paningin ng mga bagay na merong paint o pintura. So paint formulation are specific for what the paint will be used for. So pwede itong automotive paint, architectural paint, tool paint, bike paint, cosmetic paint, and finger polish. So boat paint at iba pa. So ang type ng paint ay ang gloss or silk, matte or spray, so exterior or interior. So, pwede itong pang metal or pang wood. So, ang purposes ng paint naman ay para maprotektahan ng isang bagay na para hindi ito mabilis masira nga. At ang pinakamagandang purpose ng paint ay ang pag-decorate sa ating bahay at bakuran. So, syempre, para gumanda sa ating paningin, para mas colorful. So, ayan po ang purposes ng ating paint. So, proceed po tayo sa ating next slide. So, the physical and chemical features of paint. So, paint are characterized by several physical and chemical characteristics. So, first natin is physical characteristics. So, include dito ang color at ang layer sequence, layer thickness, surface features, layer feature din. Syempre, yung contaminants ng paint at ang huli is weathering. So, ito ang physical characteristic ng isang paint. So, how about chemical components? So, meron itong pigments, polymers, and additives. So, yan po ang chemical components ng ating paint. So, sinama ko na rin po dito yung ating chemical properties ng paint. So, there are oxidation, state, chemical bonding, coordination, heat of combustion, toxicity, flammability, corrosibility, reactivity. So sobrang delikado ng mga ito kapag ito ay ating nakain. So iwasan po natin itong makain lalo sa mga bata para kanilang maiwasan o maalis sa kanilang paningin kasi sobrang ganda nga sa mata ng mga paint, di ba? So proceed po tayo. So, the methods of collection of paint evidence for question and sample. Question samples and known samples. So, the potential for physical matches between known and question samples must be considered before selecting the method of paint sample collection. So, care should be taken para ma-preserve ang potential para sa physical match. So, question samples should include all loose or transferred paint material. So, ang sources natin sa question samples ay ang tools, floors, walls, glass, fragments, hair, fingernails, roadways, adjacent structures, transfer or smear on vehicle, or transfer to or from individual. So, ito yung damage sa fabric na merong paint inclusions. So, the items with paint transfer should be appropriately packaged and submitted in their entirely for examination. Whenever possible, so pag ang paint evidence ay na-recognize, so dapat matyagang alisin ng mano-mano bago tayo gumamit ng tape para ilip o i-collect yung paint evidence. Yung paint evidence natin, so kung ang paint evidence natin ay nalip na ng tape, be aware of the possible difficulty encountered with attempting to manipulate paint sample. So, bearing adhesive residues. So, next known sample. So, known paint sample must be collected from areas as close as possible, but not within the point or points of damage or transfer.
So, itong mga damaged area na to ay hindi naman talaga usually sources ng noun sample natin. So, the collection of noun sample should contain all layers of the undamaged paint film. So, substantial variation in thickness and layer sequence over short distances can exist across or painted surface. So, ito yung particularly true sa architectural paint at sa automotive film na kung saan ang curves. So, corners and edges are often impact points and may have been subjected to previous damages. So, sanding or overpainting. If necessary, several known paint sample dapat ang kuhanin para ma-present sa lahat ng damaged area. Siyempre, ang known paint sample collected from different areas should be packaged separately and labeled appropriately. So, the surface underlying the suspect transferred area, dapat ito include for analysis when possible. So, adjacent section removed from a wall, ceiling, door, window, implement handle, and automobile door. So, fender and hood are example for items that can be valuable for assessing question and known sample differences and for evaluating the possible cross-transfer of trace evidence. So, paint analysis may be for purposes sa pagko-comparison between question sample and known samples or identification ng isang motor vehicle. So, kailan ito ginagawa? Anong model and years of manufacturer and comparison of question and non samples, search differences in appearance by layer sequence, size, shapes, thickness, or some other physical or chemical features. So, ang goal ng examiner is to assess ang significance ng any observed differences. So, identification of motor vehicle make, yung model, a year manufactured. Entails making chemical and color comparison of the undercoat and top coats of question sa paint standards at databases ng color composition information. So, truth examination ng paint obtained at the scene of the crime. Link could be maybe between people, places, or objects. At ang pag-exam ng paint ay usually involves dito ang pagko-comparison ng paint mula sa crime scene with a sample of paint that has been taken from known sources. So, yan po ang method ng collection of paint evidence for question samples and known samples. So, proceed po tayo sa ating last slide. So, the importance value of paint analysis in criminal investigation. So, ang paint can be difficult to collect from the scene of a crime. So, they can found on variety of objects, kasama na din ang damit, sasakyan, at sa mga kagamitan. Halimbawa na lang sa hit and run. So, pag nakabunggu ka at nag-hit and run ka, syempre, yung impact ng sasakyan mo sa tao na nasagasaan mo, may maiiwan na pintura o paint sa damit ng biktima at sa biktima. At sa modern technology natin, kahit katiting lang na pintura ang naiwan sa crime scenes ay kaya itong matrace ang sasakyan mo. At pag natrace ang sasakyan mo, syempre makikita doon kung kanino nakarehistro yon, kung kanino nakarehistro yung sasakyan mo, syempre sa'yo nakarehistro yon. Kaya isa din sa pinaka value events ang paint sa criminal investigation. So, balik na, so proceed po tayo sa ating front page. So, yun sa less objectives nga po natin, na-define naman po natin yung paint at yung purposes ng paint at ang kanyang type at ang differentiate physical and chemical features of paint. So, dito na po natatapos ang aking presentation. Mamilit ang kwenka. Merry Christmas po and God bless po.